Pinapaalala ko muli sa'yo na wala kaming mahabang panahon. Hay, dumating na ang pinakahihintay. Anong ginagawa mo rito? At ikaw? Isang misteryosang boses ang tumawag sa akin sa telepono. Wala naman akong kinatatakutan kaya dumaloko rito. Bueno, pwede na tayo magpunta sa lugar kung saan ipagdidiwang natin ang isang interesanteng seremonya. Nakikiusap ako sa'yo. Ano bang palabas ito? Sumama ka sa akin. Sandali na lang at malalaman na ninyo kung tungkol saan ito. Gusto ko lang malaman bago natin simulan ang seremonya. Seryo, sa totoo lang hindi ka dito kailangan. Kung ayaw mo masaksihan ito, edi wag. Tayo na? Sasama na ako. May naaalala ka ba rito, Angelica? No. Ayoko. Ayoko nun. Ayoko nun. Ayoko nun. No. Lumapit ka rito, Angelica. Sinabi ko lumapit ka rito. Gusto mo mabawi ang mga to? Diba? No. No, por favor, Marimar, huwag yun. Ayokong gawin yun, Marimar. Maawa ka sa akin. Utang na loob, maawa ka naman. Pambihira talaga. Sobra naman si Marimar. Hindi rin man tama ito. Pero dapat lang tingin ito kay Angelica. Dahil sa kalupitan niya sa kanya. Isa pa. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa. Diyan ka lang. Diyan ka lang, Angelica. No. Dahil sa gagawin mo, kailangan nakaluhod ka sa lupa. Katulad ko noon. Ano ba ito? Isang paghihigante, Natalia. Isang malupit na paghihigante. Marco? Pakiligay nga itong mga papeles dyan sa putikan. At siguraduhin mong halos nakalubog ng todo ang lahat ng mga yan. Opo, senyora. Naiintindihan mo ba ang gusto niya? Nakakahiya, Renato. Nakakahiya. Handa na po, senyora. Well, Angelica? Lumuhod ka muli. Ngayon sa may putikan. At sa iyong mga ngipin, narinig mo mabuti? Sa iyong mga ngipin, pulutin mo ng isa-isa ang mga papeles. Gawin mo, Angelica, kung gusto mong iligtas ang asawa mo at ang inyong hasyenda. Gawin mo! Gawin mo, Angelica! Gusto mong iligtas ang asawa mo at ang inyong hasyenda. Gawin mo! Pulutin mo ang mga papeles na yan mula sa putik sa iyong mga ngipin. At kung hindi mo yung gagawin kaagad, mawawalan ka ng oportunidad. Naintindihan mo? Ngayon din. Huwag, Angelica. Huwag mo gagawin yan. Nandito ako para tumulong. Salamat, senyora. Clorinda. Tawagin mo akong Clorinda. Naparito ako dahil umalis muli ang asawa mo para magtrabaho ngayon. Buntis ka. Kailangan mo na isang magbabantay sa'yo. Tito, lahat kami magkakaibigan. Nagtutulungan kami hanggat gusto namin. Salamat. Maraming salamat. Kamusta na ang lagay mo dito? Mabuti, senyora. Tulad ay naasahan. Nako, paano ba yan? Wala ka man lang maupuan dito. Ah, dito sa kahoy. Pwede na ho sa amin to upuan. Dadalhan kita ng dalawa pang maliliit na kahon para magamit mo. Salamat ho, Clorinda. Ah, wala yun. Napaka-elegante mo. Paano ka napatira dito sa lugar nito? Dinala ako rito na asawa ko. At tungkulin ng babae sumunod sa kanyang asawa. Komportable naman po ako dito eh. Hindi ako naniniwala diyan, kahit sumumpa ka pa. Para tumira ka sa isang lugar na tulad nito, kailangan sanay ka noong paman. Masasanay rin ako. Alika, alika. Nagpunta
pumunta ba kayo dito dahil sa mga nababalitaan tungkol dito, tungkol sa lugar na ito? At ano naman ang mga sinasabi? Pwede ano, dito raw sa lupang ito sa ilalim may langis. Kung mayroon kang gustong parusahan, heto ako. Pero hayaan mong manahimik si Angelica. At sinasabi kong siya, matanging siya lamang ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Ang ginawa niya sa akin ay higit pa sa San Martin de la Costa. Pabayaan mo na siya. Dalawa na lamang kaming lalaking pumapayag ng mapahiya sa halit ng aking asawa. No! Siya lang ang dapat magsubsob sa may putikan. Pulutin ng kanyang mga ngipin ang mga kopya ng promissory notes at ang mga papeles ng hasyenda. At ibalik sa akin. Kung ayaw kanyang makulong sa bilangguan ng Valle Encantado. Ang papa ko ang harap sa ganyang sitwasyon. Hindi ba, papa? Oo. Ako na. No. Si Renato ay ayoko makulong. Pero hindi siya o ako ang makapapayag sa ganitong kahihiyan, Angelica. Mag-ingat ka sa gagawin mo, Belle Aldama. Ako ang anak ng gobernador ng Valle Encantado. Maaari kong tawagin ang mga pulis at arestuhin ka kung magpapatuloy ka sa kabaliwang to. Inimbita kita para masaksihan ang aking kalakasan at kakayahan gawin ang gusto ko. At para makumbisi ka na kung gusto ko, makukuha ko ang iyong papa, si Sergio, o pareho. Napakawalang niya mo talaga. Bueno, Angelica, nagpasya ka na. Napakaraming bagay na mas mabuting itago mo na lang. Maaari kayang alam din niya ang krimen na ginawa ni Renato. Gusto kong pulutin ang mga papeles na yan sa putikan. Huwag mong gagawin yan, Angelica. Gagawin ko kung ano man ang gusto mo. Huwag mo nang pansinin ang asawa ko o ang kanyang anak. Halika na, Natalia. Hayaan mo magawa ng babaeng to. Gusto niya. Tatawagin ko mga pulis. Gawin mo yan at tatawagin ko rito ang iyong papa. Umalis na tayo, Natalia. Mas marami pang putik sa utak ng babaeng yan kaysa dyan sa putikan. Marimar, cosmita soy, con mi sabor. Yang mismong itsura ng mukha mo ngayon. Yan din siguro ang itsura ko nung araw na yon na utusan mo akong pulutin ang pulseras mula sa putikan ng aking mga ngipin, Angelica. Natatanda mo ba? Natatanda mo ba? Sinabi mo pa sa akin na alaala yon mula sa mama ni Sergio. Ibinigay mo yon sa akin. Pero bakit mo yun nagawa? Sabihin mo! Sabihin mo sa lahat kung bakit mo yun nagawa! Para akusahan ka ng mga pulis na ninakaw mo sa akin ng pulseras. At nang sa ganun ay makulong ka. Oo. Para nga sa ganun. Kaibahan lamang ng noon sa ngayon ay isa kang babaeng walang awa na ang puso'y mas maitim pa kaysa gabi. Samantalang ako naman ay kawawang inosente, nagmamahal at niloko. Pero ituloy mo lang. Ituloy mo ang pagpulot ng mga papeles mula sa putikan. Sige! Lahat! Isa-isa hanggang sa matapos ka. Pambihila talaga! Bueno, dapat lang naman para sa isang ito. Ang totoo niya ay sinira niya ang buhay at mga pangarap ni Marimar. Nako, talaga, talaga. Yung sinasabi ko sa'yo tungkol sa langis, kwento lang yun. Ang nangyari kasi ay yung tubig na galing sa ilog ay ayos lang naman talaga ang lasa. Pero yung galing sa balon ay naku, napakasaklap. Lasang gasolina. Kung ikaw at ang asawa mo ay nagpunta rito dahil lang doon, nagsasayang lang kayo ng panahon. Hindi, Clorinda. Mahirap lang kami ni Chuy at ito lang ang lugar na to ang pwede pagtayo ng bahay namin. Aray, nakakumisan. Sa buhay may mga hangal. Ay,
Siya nga pala. Kung ano man ang mapaglilingkod ko, pwede akong makatulong sa'yo. Kaya kong gawin ang lahat. Kahit pa maglinis, manggagamot din ako't magaling pa. Isa rin akong kumadrona. Kaya kung oras mo na, maaasahan mo ko. At huwag kang matakot sa akin. Wala pang namamatay sa akin na pinaanak ko kahit yung ina o bata. Salamat, pero pupunta ako sa klinik at doon ako manganganak. Ay, mas mura pa kung sa akin. Huwag sana kayo magagalit. Hindi naman sa minamalit ko kayo, pero... Sige, sige. Tignan natin pagdating ng oras. Maniwala ka. Nakuha ko ng lahat. Magaling ang Helga. Pero hindi pa sapat ang bayad. Sa tindi ng sakit na dinanas ko, higit pa dyan ang dapat nakabayaran ng mga nagkasala. At ang taong dapat magbayad ng mahal ng lalaking yan, si Sergio Santibanez. Alis na ako. Pabayaan mo ako. Alis ako at hindi mo ako mapipigilan. Ano ang gusto mong gawin ko, Sergio? Ako ang anak ng gobernador ng Valle Encantado. Wala na, Talia. Wala na. Marimar o Bella Altama, kung ano man ang gusto niyong itawag sa kanya, yun ay isang tao lamang. Siya ay asawa ko. At siya may karapatan na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Kahit yun ay kalupitan. Sergio? Sergio! Pwede mo nang linisin ang iyong mukha, Angelica. Iyak! Umiyak ka nang walang katapusan! Pero hindi ang mga luha mo ngayon. Umiyak ka nang dahil sa pagsisisi kung pwede. Ang pagigiganti ko ay hindi palubos, Angelica. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsaksi. Makakalis na kayo ngayon. Marco, magtanim ka ng rosas sa putikang yang bilang alaala. Para sa mong babae niyo sa Valle Encantado, Papa, siya ang pinakamalupit na taong nakilala ko. Sino ang babae sinasabi mo? Yung nasa club. Tungkol kay Bella? Hindi. Sa katotohanan, hindi siya si Bella Aldama. Iba siyang babae. Isang Marimar Perez. Ang dating asawa ni Sergio. Ayos na bang pakiramdam mo, Angelica? Oo. Oo. Iuwi mo na siya, Renato. Mas mabuting hindi na malaman ni Bella na nandito pa siya. Naging malupit siya at walang patawad. Napakasama ng kanyang budi. Sa mga narinig ko, meron siyang motibo. Kaya nagawa niya yon. At hindi siya kasing sama ng iniisip niyo. Tandaan niyo, nagbigay siya ng pera kay Sergio para ipa-hospital ang anak niyo. Ginawa niya yun para guluhin kami. Para hindi namin siya pagsuspetsahan. Nang tumagal, ayaw na niya kaming pahiramin ng pera. Kung hindi lang dahil sa iyo. Nagkakamali ka, Renato. Ang perang yan ay hindi sa akin. Ang perang yan ay binigay sa akin para ibigay sa iyo ng kondisyon ng huwag ipaalam sa iyo. Umalis na kayo ngayon, por favor. Umiwas na lang kayo sa kulo. Siya. Siya ang nagbigay ng pera sa atin. Alam mo namang mabuting lahat ang idinulot niya. Oo, totoo nga yan. Pero napakalupit ng paghihiganti niya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ayoko munang makita si Angelica. Sa kasamaang palad, nararapat yun. Oo. Dahil kung naging malupit man si Marimar, yun ay dahil sa kasalanan ni Angelica. At kung sinapit man namin ang kalagayan namin ngayon, ako ang dapat sisihin. Dahil ginamit ko si Marimar para lamang inisin ang aking papa at si Angelica. Ang babaeng yun ay dating asawa ni Sergio. At kinamumuhian niya siya. Kinamumuhian niya at ang kanyang pamilya. Bueno, siguro may dahilan siya kung bakit niya nagawa ang mga bagay niyo. Ah, wala akong pakialam sa mga kwentong nakalipas. Papa, nakikiusap ako sa iyo. Gawin mo anumang kinakailangan para mapatalsik ang babaeng yun. Hindi ako makapapayag na si Bella Aldama o Marimar o anuman ang kanyang pangalan na sirain ang pangalan sa Valle Encantado ng pamilya na magiging asawa ko gaano man karami ang kanyang dahilan. Wala akong magagawa. May magagawa ka, Papa! Wala siyang ginawang masama para paalisin sa Valle Encantado. Kung ganun, hindi siya pwedeng paalisin. Magandang gabi.